Hello guys, magandang 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 umaga na lang po sa inyo. Nandito po naman inyong lingkod para magturo po naman about po naman po sa plumbing. Plumbing, plumbing sabi nila mga kaibigan. Nagjujup lang po ang inyong lingkod pero may matututunan kayo kahit na po kunting idea. Lalo pa po ito sa mga baguhan, sa mga tuwiro. Para po sa inyo, what's up po? Mag-uumpisa na po tayo. Ang topic man natin ngayon ay simpleng bathroom. Yan, simpleng bathroom po na magtuturo po ako sa inyo yung mga height, mounting height po ng mga sanitary wells natin mga kaibigan. Okay po, let's start na po. Mayroon po akong tuturo sa inyo, tutukan nyo po ang buti. Ito yung po yung tinatawag na bidet holder, BEDIT, silent T, kaya bidet holder po yan ang tawag nila. Okay po, mayroon po naman dito na mga tissue holder, ayan, tissue holder naman, meron pong towel holder. Okay po. Okay, let's start na po. Mag-uumpisa po tayo sa mounting height nito. Ituturo po sa inyo. Start na po ha. Yung pong sinasabi ko sa inyo na bidet holder, ayan, ito po yung bidet holder ha. Yung height po ng bidet holder hanggang finished floor level is 650 or 65 cm. Okay po. Ngayon, meron po tayo dito na tinatawag na tissue holder. Tissue holder naman po, hanggang finished floor level is 700 mm or 70 cm. Yung standard po ng height yan, ha, para po sa building code 1096. 1096, building code PD 1096 o presidential degree. Degree, ay, mga batas na yun, bahala sila kung ano tawag nila yan. Okay po, ito po yung inuulit ko po, yung BD holder, yan. 700 mm. At yung po namang tissue holder, ayan eh. Ah, yung tissue, sorry po, yung tissue holder po is 700 mm or 70 cm. At ito po namang BD holder is, ayan, ito yung BD holder. Pasensya na po kayo, 650 or 65 cm. Ito po. Simula po dito hanggang finished floor level is 650 ang tao. Ito po yung BD holder. Okay pa? At yung pong tissue holder naman galing po sa finished floor level is 70 cm. Okay po? Magkadikit lang naman po rin sa 10 cm lang po ang pagitan. Okay po? At yung po naman tayo dito yung towel, mayroon po tayo din nakita na towel holder. Yung lagayan po ng mga towel, yung malalaking towel natin, di ba? 450 po. 450 lang. Bali 45 cm. Yan po ang standard ha. At dito po, topic po naman tayo dito ulit. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Yung shower holder. Yung shower holder po, titignan nyo po mabuti, is 2.1 meter or 2,100 millimeter. Okay po, ayan. At yung pong height po ng mga water faucet natin, yung sa grip po, yung pinipihit, ayan, 450 mm po or 45 cm. At ito po naman yung pihita natin, yung gate valve, di ba mayroong shower tayo na may pihita, yung gate valve, yung 1.2 po, 1.2 meter para lang po sa lighting switch. Ayan, ayan. Binayin nyo pong mabuti, papasadahan po ng inyong link ko to. At ang ibig sabihin pala ng PPR na ito, isinulat ko na pala rito, polypropylene or polypropylene random. Yan po pala yung PPR. Ayan po, piniliwanag ko. Sa isang video po ito, nabanggit ko po, hindi ko na ipalamay ko ang ibig sabihin. Yan po ang ibig sabihin. Ngayon na ito na po yung, baka may nagtatanong ko ibig sabihin ng PPR. Ayan po, ayon sa po sa building code PD 1096, 90 square meter. Yan. 0.9 square meter or 1.3 square meter, pwede po kayo mag-ano ng isang bathroom base po sa PD 1096. Okay po. Ayan po, papasadaan ko paliwanag po. Ayan po, yung inuulit. Ayan po, mahirap mag-ulit. Ayan po, yan. Galing po sa shower head, hanggang finished floor level is 2,100 millimeter. Galing po naman doon sa gate valve, yung pihita natin is 1,200 millimeter. At galing po naman doon sa faucet hanggang finished floor level is 450 millimeter. Okay guys, and then again, inuulit ko sa inyo yung sa tissue holder is 700 mm o 700 millimeter. Okay po, at yan po yung BD holder 650
At yung pong towel holder naman, 450. Ang high po. Okay po, tinan niyo pong mabuti ito. Pasadahan ko po ito bago tayo mag-closing time. Ayan po. Yan po yung mga standard sa mga bathroom. Pag mga bathroom nyo po, may shower, yung magagandang bathroom sa pang mayayaman. Mayroong towel holder, mayroong BD holder, may tissue holder. Pero sa mahirap lang po, tabo lang po yan sa katimba natin, di ba? Wala nang shower. Ito po yung tinutulog ko yung mga intulog para po sa mga tubiro, para po alam nyo pong iaabang nyo. Pag nag-umpisa na kayo bago po buhusan or palitadaan ang inyong ginagawang bathroom. Okay guys, maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo about po sa building code, sa water shower, sa faucet, sa isang bathroom na in-example ko po na 3 square meter. Okay guys, maraming salamat po guys. Bye-bye! Good luck po! Bye-bye you! Let's do it again!